mga Beshi! Welcome back again with another vlog! So excited ulit ako mag-vlog. Pasensyahan nyo na ako mga Beshi. Dahil matagal ako hindi nakapag-vlog. Honto ni! Mushiwaki gozaimasen! Yon. I'm sorry. For the deeply of my heart, I'm so sorry mga Beshi. So meron kasi lang tayong mga kailangan i-prioritize na mga bagay-bagay mga Beshi. At sasabihin ko sa inyo isa-isa kasi you deserve a explanation. Yon. So unahin muna natin ang napakagandang balita mga Beshi. Sobrang gandang balita nito. Unahin natin yung ang Japan mga Beshi nag-announce na nag-lift na yung travel ban. But meron silang mga category na mga visa na ina-allow dito. Tatlong visa, tatlo lang po yung ina-allow nila, yung travel business trip, pangalawa yung mga students, and pangatlo yung mga workers. Like mga intern trainee, mga designated visa, yon yung mga magtatrabaho dito sa Japan. But sadly, yung tourist visa is hindi pa rin po allowed. Okay, naka-travel ban pa rin po yung tourist dito sa Japan. Yung mga nilift lang po nila, yung mga, yung with purpose lang na mga tayuhan mga workers ganun, na pupunta dito sa Japan. So, ayun, napakagandang balita nito mga Beshi. Kasi sa sobrang dami, ang dami talagang mga na-stranded sa Pilipinas na mga worker, mga intern trainee, mga factory, ganyan, katulad sa amin, mga housekeeper, sobrang dami. 2 years yun, naiyak ako kasi andun yung mga, isa yan sa mga kasama ko. Kung napanood nyo yung mga previous vlog ko na nasa Pilipinas pa ako, yung tatlo doon, lima kasi kami, yung tatlo doon, andun pa rin hanggang ngayon. Beshi, magti 3 years na ako sa Japan, andun pa rin sila, hindi pa rin sila nakakaalis. But, yun, I'm very, very happy na makakapunta na sila dito. Finally, at yun po yung inaantay ng company ko since na maraming talaga ng mga customer dito na kulang talaga na empleyado, kulang talaga kami. Kasi ang dami-dami mga nag-resign, nag-uwi, ayaw na nila, ganun. O yung iba, 3 years lang, so yun, ayaw na nila. So madami, sobrang dami nawalan. Kaya kami, pagod na kami kasi wala kaming vacant. As in, wala kaming vacant. So ngayon, I'm very happy na, yun, nag-lift na nga po yung travel ban for workers, ganyan. And, kayo kung hindi pa kayo nakapag-apply, mag-apply na kayo mga Beshi. Ito na yung magandang pagkakataon. Sobrang ganda ng pagkakataon na ito mga Beshi kasi, for sure, madaming mag-hard. Kasi, lack of employment talaga, yun. But, sa agency ko, mga Beshi, wala pa po akong idea kung kailan sila mag-hard since na marami nga pong mga na-stranded pa sa Pilipinas. Siguro kung mag-hard man sila, sasabihin ko po agad sa inyo. Pero may mga marami pang mga agency dyan katulad ng mga Prudential, Magsaysay, Mother's Way, mga ganyan. Nag-hard pa rin sila until now. Kaya this is the good opportunity you na mag-apply na. Huwag nyo nang sayangin yung pagkakataon kasi madami mga mag-hard dito ng mga company. So, next topic natin mga Beshi is kung bakit nga ba ako nawala sa mundo ng pag-vlog, okay? Nag-stop siguro ako mga 4 months. I think 4 months or 5 months. I'm so sorry talaga. Mga Beshi, masakit sa akin na kailangan kong maglaylo muna dito sa YouTube kasi mga Beshi, I am a student. Nox. Stupid dyan. Nox. Yan po. I decided to continue my pag-aaral natin. Nox, nag-English bigla. I-continue ang pag-aaral ko as a college student. Kasi na-stop po ako dati. Kasi pinauna ko nga po yung dalawang kapatid. Eh, hindi naman po kaya ng parents ko na tustusan ng buong yung pag-aaral ng dalawang kapatid kasi since dalawa sila. So, I decided na paunahin sila. Mag-stop ako. And ngayon,
Ayun, talaga, yan talaga yung pinaka-big mistake ko. Bakit hindi ako agad bumalik sa school nung natapos sila. So, yun, I decided na bumalik ulit ako sa pag-aaral. And, ang school po na pinili ko is Cebu University. Why Cebu University? Cebu University, kasi classmate ko po si Ate Nezi. Si Ate Nezi is yung kabatchmate ko dito sa Japan. So, yun, hinikayat niya ako na mag-aral daw kami. Since lahat ay online, through online. Ito, nag-aaral ako ngayon. Nag-aaral ako ngayon, ito. Subject na to is statistic. Magpo-final, ano, magko-comprehensive exam na po kami this November 20. That's why, nag-i-study na ako. Pero, ano, patuloy pa rin ang aming pag-aaral through online. Zoom lang po kami every, ano, may mga schedule eh, hindi po every week. Pero, Saturday and Sunday po ang klase ko. Full day po yun. Morning, iba sa morning, iba sa, ano, sa afternoon. Dalawang klase po yun. 44 hours sila. And, meron din kaming Moodle. Yung Moodle, doon kami nag-i-exam, doon kami nag-quiz. So, yun, totally online na po lahat. Pati mga documents namin, send through parcel na lang lahat. Sa lahat-lahat, pati yung virtual graduation, yun. So, ngayon kasi medyo nagkaroon tayo ng time. Nagkaroon tayo ng little bit time na makapag-vlog. Kasi, sobrang saya ko nung nabasa ko nga yung news tungkol sa nag-lift na nga po. Kaya talagang binigyan natin ng time kasi this is very important. Okay? Kaya binigyan natin to ng time talaga para mag-vlog. So, ayun na nga. Yung about sa pag-aaral ko is napakaganda din itong subukan ninyo. Naalala niyo yung viral tungkol kay Manny Pacquiao na 3 months graduate na siya. Actually, hindi yun totoo yung 3 months. But, less than a year is totoo. Itong pinag-aaralan ko is under DepEd. Ang tawag po dito is ETF program, which is you can continue or pwede kayong mag-aral, makapag-graduate, I mean, na less than a year. So, nag-start ako ng aking pag-aaral is August. And then, finally, mag-graduate po ako ng December. So, yun. Gagawa natin separate video yan kasi sobrang mahaba explanation yan. Sobrang mahaba explanation yung ETF program na yan. Gusto nyong gawa natin ng video, separate video, please comment down below. And so, yung iba ko pang pinagkakaabalahan is, which is this one, palag kung naka-follow kayo sa aking Instagram, naka-follow kayo sa Facebook ko, this is the Axie Infinity, is an online NFT games. Which is, you can play as well as you can earn money by playing this game. So, yan. Yun pinagkakaabalahan natin. Kaya, talagang hindi ko talaga masingit, mga beshi, kasi sobrang loaded talaga. Sobrang loaded talaga ako. Naglalaro pa ako nito. Nag-aaral pa ako. But, I minamanage ko yung time ko. Kaya talaga nawawalan ako ng time sa pag-vlog. And, ayun na nga. Naglalaro ako dito at nagmamanage din tayo dito, mga beshi. Yun po yung mga dahilan kung bakit madalang akong nakapag-vlog at talagang inuna ko muna yung mga priorities ko. Kasi, di ba naalala nyo, nagtitrade pa ako. Nagtitrade din ako through stock market. Pero ngayon, nag-hold na lang ako. Hindi na ako yung daily tinitignan ko. Hindi na ganun. Nag-hold na lang tayo ng mga stocks for my future. Ganun. Future na mga pinagkakakitaan. Naka-hold lang sila. So, yun na nga. Sobrang busy natin, mga beshi. And, yun lang yung ating napaka-importante palita. Sobrang nais ko kayo na lahat ng mga comments ninyo kahit hindi ako nag-upload na, binabasa ko pa rin lahat ng mga comments ninyo. Kaya, ano lang, comment na kayo na comment. Marami pa tayong mga videos dyan. Naubos na lahat ng mga 100 plus videos ko. So, comment lang kayo doon na babasa ko po lahat at nagre-reply po ako sa mga, yun, mga heart-heart comment. Nag-comment ako, nag-heart react ako, gano'n, no? Pag nagkakaroon ako ng time. So, yun, pasensya niyo na mga beshi na bakit ang tagal kong nag-stop sa vlog.
Ay, nga pala, bakit? Nagtataka ka, bakit ganito na yung setup? bumili ako ng laptop. Para talaga sa pag-aaral ko and para sa pag-aaksi ko. And itong monitor nito, mga beshi, is ito yung TV namin dito. Dito. Libre lang tong TV na to dito sa, ano, share house namin. Ito yung TV na to. Kinonek ko lang yung laptop tapos sa TV para at least dalawa yung monitor ko while nag-aaral. Ganyan, naglalaro ako. Kasi itong minsan yung laro na to, hindi naman kailangan ng utak. Ganon. Time lang. Yun, ganon. Pinagsasabay ko sila minsan. Pero pag kailangan na ng focus nito, in-stop ko nito. Tapos, basta ganon lang. Hindi naman all day naglalaro to eh. Meron namang mga limits time tong paglalaro ng Axie. Kaya, ano, sayang din kasi yung pinagkakakitaan kung di ako maglalaro dito. So, ito na yung setup ko. Ito yung, ano, refrigerator. So, yan, baba natin. Ito yung ref. Ito yung table namin. And, yun. Itong, ano, this one. Nanibago kayo na. This is a gaming chair. Regalo sa akin ni Makoto Kuda. Yay! Nung birthday ko, narigalo niya ito sa akin. And, so, ayan, yung table ko. Tapos, dalawang speaker. Yan. Ito na po yung currently set up ng kwarto ko. Medyo sumisikip na yung kwarto kasi dumadami na talaga yung mga gamit. And, I think yun lang po yung mga importante na ipapaliwanag ko sa inyo. Kasi it's running out of time na kailangan ko nang mag-aral, kailangan ko nang maglaro. So, mag-vlog pa rin tayo mga beshi, pero ano, hindi ko mapapangako sa inyo na every week ako makakapag-vlog, pero mag-a-update at mag-a-update ako, especially pag meron mga importante talaga ng mga balita katulad nito, mga nagliit na laban, magba-vlog ako, bibigyan ko ng panahon, mga ganun, basta may mga importante na mga news. So ayun na mga beshi, dito ko na po i-end ang ating vlog. Meron akong clips na vinlog paunti-unti sa mga travel ko. Nagta-travel pa rin kami dito, pero sa mga malalapit lang. I-edit ko na lang yun. Putol-putol nga lang. Sama-sama lang sila. Pero I hope you appreciate that video. So, dito ko na i-close sa aking vlog. Maraming salamat mga beshi sa inyong mga suporta sa akin kahit nawala po ako ng bahagya sa YouTube. Maraming salamat and subscribe na pa rin kayo mga beshi. Huwag kayong mag-unsubscribe. Andito pa rin ako. Subscribe kayo for more videos dito sa Japan. All about Japan! So, see you again! Next time mga beshi! Atali!